Konting kembot na lang 2024 na. Ready ka na ba sa bagong taon? Pero MJ, bago natin salubungin ang bagong taon, ay balikan muna natin ang ilang pasabog showbiz stories ngayong 2023. Hello world! Mabuhay! Ako po si MJ Felipe. At ako naman si Gaynell Krishnan. Ito ang SOS Stars on Spotlight. Konting disclaimer lang, hindi kasama sa year-end rundown na to ang mga babies, weddings, at obituaries. Pero kung ang hinahanap nyo ay mga showbiz breakups, naku, hitik na hitik ang 2023 dyan. Simulan na natin ang top 10 SOS stories for 2023 sa hiwalayang Elijah Canlas at Miles Ocampo. Kinumpirma ng isa sa mga bida ng senior high na si Elijah Canlas na hiwalay na sila ng aktres at host na si Miles Ocampo. Sa launching ng debut single ni Elijah na Kilala Kita, inamin niya na bagamat ilang buwan na silang hiwalay ni Miles, nananatilian niya ang kanyang pagsuporta sa aktres. Unang narinig ang single ni Elijah na Kilala Kita sa kanyang teen drama series na Senior High, na patuloy na namamayagpag sa primetime. Yeah, we're okay. We were not mad at each other. Still together or not anymore? Sadly, no. We broke up a couple months ago. But I'm always gonna have love for her and I'm always gonna support her. Maugong pa rin ang usapan sa hiwalayang Elijah Canlas at Miles Ocampo. Sa PressCon, linggo ng gabi, madalas ang pahaging kay Miles. Kumusta ka na today? I'm good. I'm happy na nandito po ako at kasama ko kayong lahat. Kamusta po kayo? Natanong din siya kung paano siya inaalalayan ng mga magulang sa mga pagsubok sa buhay gaya ng breakup. I am grateful sa mommy ko, sa parents ko actually na kahit ano yung kahit wala kayong conversation, pero mararamdaman mo na bigla na lang magte-text ang mama, kamusta ka? Kamusta ka today? Pagkatapos ng event, hiningan pa namin ng komento si Miles sa napabalitang breakup, pero iwas pa rin ang aktres. Malamig ang Pasko. Malamig ang Pasko ng lahat kasi pag Christmas season, malamig. After everything that happened to you, what do you promise yourself? I love myself more this time. Bakit di ba minahal dati? Mahal ko sarili ko, bas mamahalin lang natin. Isa pa sa mga hiwalayan that sent shockwaves sa showbiz ay ang hiwalayang Andrea Brillantes at Richie Rivero. Nagtagal din ng isang taon ang kanilang relasyon at naging makulay ito hanggang sa huli. Viral kagabi ang mga screenshots na ito. Ang pag-like ni Richie Rivero ng latest Instagram post ng dating beauty queen at ngayon ay konsehal ng Los Baños, Laguna na si Laren May Bautista. Nag-post din si Laren sa kanyang IG stories ng mukha ni Richie na animoy nakangiti na nirepost naman ni Richie. Umusok ang reaksyon ng mga netizens sa mga posts na ito. Ilang sandali pa, burado na ang IG story. Wala na rin ang like ni Richie sa post ng beauty queen. Pero hindi ito unang pagkakataon na nag-post si Laren at Richie. Thank you for accepting me kayo dito. Noong May 26, sa Los Baños, nag-celebrate ng birthday si Richie. Pinost pa ito ng beauty queen at pinasalamatan ang basketball player. Nag-upload din ng reel si Richie. Sa mga posts na ito, hindi kasama o hindi nabanggit ni Richie ang girlfriend na si Andrea Brillantes. Ang tanong ng fans at netizens, hiwalay na ba si na Andrea at Richie? Hindi natapos ang gabi at naglabas ng pahayag si Richie sa Twitter. Sabi ni Richie, inaako niya ang pagkakamali na hindi ibinahagi sa publiko ang kanyang relationship status dahil para sa kanya, ayaw na niyang madagdagan pa ang kung ano man ang kanilang pinagdaraanan. Hiling niya na respetuhin ang kanilang desisyon para maisalba ang kanilang pagkakaibigan. Nakiusap din siyang tigilan ang paggawa ng mga bersyon at pagdawit ng ibang tao sa aniyay mga maling akusasyon. Hindi niya tinukoy si Andrea sa pahayag, pero tinapos niya ito sa pagsabing hayaan silang maghilom at mag-move on. Huli naming nakita si Andrea sa media conference ng Drag You and Me noong May 22, pero hindi siya nakitaan ng bakas na may problema. April 9, noong isang taon, nang matapang na tinanong ni Richie si Andrea kung pwede ba siyang maging girlfriend nito. Kaka-celebrate lang ng dalawa ng kanilang first anniversary. Magkasama pa ang dalawa sa Star Magic Prom noong Marso.
present din si Richie sa makeup launch ni Andrea noong Pebrero. At nagka-special moment pa ang dalawa sa Blackpink concert. Wala pang nilalabas na pahayag, reaksyon o kumpirmasyon ng hiwalayan si Andrea. Wala pa rin statement si Laren sa pagkakadawit umano sa issue ng hiwalayan. Nagmahal ako ng totoo eh. Hindi ko yun malelet go agad-agad. Sa unang pagkakataon matapos ang maugong na balitang hiwalayan ng aktres na si Andrea Brillantes at basketball player na si Richie Rivero, nagsalita na si Andrea sa morning show ng Magandang Buhay. Pag-amin ni Andrea, okay na siya pero hindi pa tuluyang nakaka-move on. Normal lang naman na dapat namnamin ko tong mga feelings sa to para makapag-heal ako ng maayos. Ayoko naman maging pretentious na makitrend lang na I'm unbothered para lang masabi na unbothered. Aminado ako na nakakaramdam ako kasi tao pa rin po ako. Nauna nang nag-tweet si Richie ng estado ng kanilang relasyon ni Andrea. Mas pinipili naman ni Andrea na hindi magkomento para maiwasang lumalapang issue. Kahit ang dami kong gustong gawin, pinipili ko pong piliin na lang yung sarili ko at mag-focus sa kung anong meron ako at sa mga taong nagmamahal sa akin. Pinabulaanan naman ng beauty queen at Los Baños counselor Leren Bautista ang isyung siya ang dahilan ng hiwalayan ng dalawa. Sa isang pahayag, sinabi ni Leren ang kumakalat na picture nila ni Richie ay mula sa isang charity event na siya mismo ang nag-organisa. Nagpaalala din si Leren patungkol sa maingat na paggamit sa social media. Sa ngayon, hindi pa sinabi ni na Andrea at Richie ang tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan. Abril na itong taon ang mag-celebrate sila ng kanilang first anniversary. Naging usap-usapan din ang dalawa sa proposal ni Andrea kay Richie sa concert ng K-pop group na Blackpink, kung saan mismong grupo ang nakapansin kay Andrea. Marami nang nangyari since then. Si Blythe sinabing naka-move on na at uunahin ang sarili sa 2024. Si Richie naman going steady with Laren May Bautista. Kung may nagtapos, may nagsimula. At ngayong 2023, pinainit ng kauna-unahang collaboration ng ABS-CBN at TV5 ang afternoon primetime block sa mga seryeng Pira-Pirasong Paraiso at Nag-aapoy na Damdamin. Umanangkada na ang taping ng seryeng unang collaboration ng ABS-CBN at TV5 na Nag-aapoy na Damdamin. Ito ang unang seryeng pagbibidahan ni Jane Ordeza at unang project together ni na Jane at JC De Vera. Very excited! Parang ang tagal namin itong inaantay na na-excite na curious din anong mga mangyayari. And now that it's finally here, talagang excitement. Kinakabahan ako. Alam mo yung first day blues. Ang tagal namin inantay ito. Tapos at the same time, matagal din kaming nagpahinga din sa acting. Siyempre, kailangan mo i-research din yung mga katrabaho mo. So, I heard a lot of good things. Ngayon pa lang, todo pa sa salamat si Jane sa pagbuhos ng suporta sa kanyang first serye. Nakakatuwa kasi the overwhelming response when they announced this on Twitter, on social media. Nakakatuwa to see people that have been supporting me ever since and the people na hindi sumuko din. Hindi naman pressured si Direk FM Reyes na mahigitan ang kanyang huling seryeng Ang Sa Iyo Ay Akin. One thing is sure in my heart whenever I do a story, no? Siyempre, you own the story, you embrace the story, and each time you create one, you give your best, no? So, bali, biyaya na lang kasi yung magandang ratings. No? Malapit nang mapanood ang Nag-aapoy na Damdamin sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at TV5. Excited na ang tambalang Loynie o sina Loy sa Andalio at Ronnie Alonte dahil ipapalabas na sa July 25 ang inaabangang afternoon primetime serye nilang Pira-Pirasong Paraiso na co-production ng ABS-CBN at TV5. Character ko dito is police. Sobrang na-enjoy ko to kasi, ayun nga, kagaya po na sinabi niya, gusto ko talaga mag-action. Tapakan ng konti barilan. Sa role niya, lalo ka ba na in love? Oo, kasi ibang character naman, Ronnie. Kaibang magkaibang mundo yung isang magnanakaw tapos siya police. So pwede bang magkatuluyan nun? Lalong nahasa umano sa aktingan si KD Estrada dahil napakahusay ng kanyang ka-love team na si Alexa Ilacad. With my character here as Angela, gusto ko tanggalin yung pagkabata, yung bata acting ko. The maturity really needs to be different and it really needs to be seen. I want to learn from her by watching her lang. I've been doing workshops recently and opo, tapos na-feel ko po sa sarili ko nag-i-improve na po talaga ako. Nox.
Di may kakaila na suki ng hapon serye sa ABS-CBN si Joseph Marco na bumida noon sa Wildflower, Los Bastardos, Sabel, Pasyon de Amor at marami pang iba. This is my best role so far. Talagang na-challenge ako and that's what you look for eh. You know, yung natatakot ka dun sa gagawin mong character and dun sa performance mo na paano ko ba ipu-pull off the... Kwento ni Charlie Dizon, napaka-komplikado ng kanyang karakter. At gagawin niya ang lahat, mahanap lang ang kanyang mga nawawalang kapatid. Try niya maging maayos pero palaban din talaga siya. Ganon. Tapos siya yung pinaka mapagmahal kasi dun sa magkakapatid kasi nga siya yung pinaka guilty dun sa nangyaring trahedya sa kanila. Isa pang collab ng Kapamilya Network na tumatak ngayong taon ang Unbreak My Heart, ang teleseryeng co-produced ng GMA Network at ABS-CBN Corporation na nasubaybayan din sa streaming service na Viu. Yan ang isa sa mga huling binutukan ni Mario Dumawal. Nagkasundo ang GMA Network at ABS-CBN Corporation para sa isang makasaysayang co-production deal. Ang bagong dekalibreng teleseryeng Unbreak My Heart tampok ang mga bituin at creative staff ng Kapuso at Kapamilya Networks. Sa Switzerland kukunin ng serye at mapapanood ngayong taon sa TV sa GMA at masusubaybayan online sa 15 territories sa labas ng Pilipinas sa video streaming service na Viu. We have sealed the deal! Gininap ang contract signing at story conference sa ABS-CBN kasama ang top officials ng tatlong kumpanya na pinangunahan ni na GMA Senior Vice President for Programming, Talent Management, Worldwide and Support Groups, Attorney Annette Gozon Valdez, ABS-CBN COO of Broadcast Cory Vidanes, at Viu Philippines Deputy Country Manager Vinci Siquia. Dumalo rin sina GMA First Vice President for Program Management Department Joey Abakan at Assistant Vice President for Sparkle Joy Marcelo. Kabilang din sina ABS-CBN Group CFO Rick Tan, TV Production at Star Magic Head Lauren Jogi, International Sales and Distribution Head Pia Laurel, Dreamscape Entertainment Head Deyo Andrinal, Creatives Head Rondel Lindayag, Creatives Manager Joel Mercado, at Business Unit Head Carlina de la Merced. Nakasama rin sina Viu Senior Project Manager Mil Alcain at Content Partnerships Head Garlic Garcia. From the start of our talks, everything has been so smooth. Parang we've been long lost friends na ngayon lang na talagang nag-usap. So it has been a pleasure discussing things and talking with our Kapamilya friends. It's a first for Philippine TV and I'm sure it's the audience that will be the winners in this collaboration. So we've always respected ABS-CBN as a great content provider, great content producer. So we're very excited to be working with them on TV. A milestone in the industry. The first co-production venture of GMA and ABS-CBN. Thank you very, very much for giving us an opportunity to work together in this co-production venture of a new primetime teleserye that will be aired in GMA 7. It's a first. It's really a first. This is the first time that we unite as one team. No, we never ever imagine that this is gonna happen, but God is good. We'll also welcome our partners from Viu. Sa ngalan ng lahat ng kapamilya mula sa aming puso, nagpapasalamat kami sa mga Kapuso for welcoming us, your Kapamilyas, in GMA. Maraming salamat. Tinukoy din ng Viu ang kahalagahan ng pagtutulungan sa gitna ng malaking pagbabago sa global entertainment industry. Break My Heart is a uniquely Filipino story that we can all be proud about. It is a truly premium Filipino content that we can proudly showcase to the rest of the world, and we Viu are very proud to be able to deliver this for this title. Tampok sa kolaborasyon sina Jody Santa Maria, Richard Yap, Joshua Garcia at Gabby Garcia. Kasama rin sa cast sina May Bautista, Will Ashley, Bianca De Vera, Nikki Valdez, Yula Valdez at Loris Guillen. Sa ilalim ng direksyon ni Emmanuel Q. Palo at Dali Dulu. Ang Unbreak My Heart ay ipuproduce ng ABS-CBN Creative Unit na Dreamscape Entertainment. Ang Dreamscape ang nasa likod ng maraming teleserye tulad ng FPJ's Ang Probinsyano at Dirty Linen,
pati na ang The Broken Marriage Vow at Flower of Evil na kapwa umere sa View. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pagtutulungan ng dalawang istasyon para sa isang teleserye. Bukod kina Joshua at Gabby, tiyak ding aabangan ng Unbreak My Heart na reunion project nina Jodie at Richard na unang nagsama sa Be Careful With My Heart noong 2012. Nakakakilig eh, kasi parang nakita ko ulit si Richard na nandito sa ABS, tapos si Miss Yula, si Direk Lloris. Parang shocks, parang nangyayari ba to? I'm also excited to work with Gabby and Joshua. It's really, you know, a good time to be alive right now. Actually, kanina, pagdating ko, medyo, seryoso ba to? Parang totoo ba to? Pero nung nagsistart na siya, dumating na yung mga boses, sobrang overwhelming ng pakiramdam. Tapos gusto ko makaeksena si Miss Jodie talaga. Si Gabby, na kasama ko na siya before, pero to be part of this historical collaboration between GMA and ABS-CBN, I'm really honored talaga na maging makasama dito. Na I'm very nervous at the same time, very excited to do this project. Ang napaka-talented ng buong cast. Jodie, I've always looked up to her. Josh is always a good friend. Si Sir Richard, he's also with GMA na galing din sa ABS, kaya I'm sure marami rin akong matututunan sa kanya. Ang kolaborasyon ay senyales ng mas malalim na bagong kabanata sa samahan ng ABS-CBN at GMA na nagsimula sa unang kasunduan ng dalawang studio sa pagpapalabas ng mga pelikula ng Star Cinema sa Kapuso Network noong Abril 2022. Giit din ang pamunuan ng dalawang istasyon sa pag-ukit ng mga breakthrough partnerships tulad nito. Mas lalawak pa ang sining ng paglikha para sa kapakanan ng mga manonood. TV War is finally over. Ito ang mensahe ng maselyuhan ang pagkapalabas ng It's Showtime sa GTV. Balikan natin ang makulay na kapamilya at kapuso crossover na ito sa report ni Ana Cerezo. What's up, Manlang People? Pasabog ang tinaguriang ultimate plot twist ng taon, ang It's Showtime sa GTV. Opening production number pa lang, sanib puwersa na ang kapamilya at kapuso stars. Nakipag-dance showdown si Navong at Jong sa magkapatid na Raver at Rojun Cruz. Habang si Chang Ami, may throwback song at dance kasama si na Jolina Magdangal at Pokwang, pati na ang Street Boys. Nakijam naman si Nadjug sa Teddy, kina Eric Santos at Mark Bautista. Humataw din sa sayaw sina Kim Chu, Del Mariano, Alex Ilcad, kasama si Barbie Forteza. Hindi rin nagpahuli si Ann Curtis sa pag-welcome ng mga bagong kapamilya. Nakisaya rin sa Showtime family si Sanya Lopez, kasama ang iba pang hosts ng show. At sa engrandeng pagkakataon naman, tumapak ang uncabogable superstar na si Vice Ganda sa GMA Network. Waging-wagi, panalong-panalo, ang sarap sa pakiramdam, sobrang pagdiriwang. Mas marami kaming mapapasaya dahil unti-unti nang natatanggal ang walls ng TV networks. Naging emosyonal din si Pokwang sa pagbabalik niya sa kanyang kapamilya. I'm so happy. Na-miss ko naman talaga ng bonggang-bongga. We all became united. Whenever we have something this big, of course we're all nervous, but we're all so, so excited. Todo suporta naman ang big bosses ng ABS-CBN na sina CLK, Jamie Lopez at Direk Lloren. Nakakakilabot, parang sa historic moment, masaya ang mga kapuso at masaya ang mga kapamilya. Naghurado din para sa tawag ng tanghalan sina Kapuso stars Mark at Christian Bautista. Habang dumating din ang cast ng pinakaunang GMA ABS-CBN collab na Unbreak My Heart na sina Joshua Garcia, Jodie Santamaria, Richard Yap at Gabby Garcia. Umabot sa higit 360,000 ang concurrent viewers nito online. Nag-number one trending pa ang hashtag China G sa Showtime, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Grabe yung binibigay sa amin ng Showtime, hindi lang saya eh, kundi binibigyan niya kami ng itatanggal yung mga problema namin eh. Yan ang inaabang-abangan namin sa probinsya, sa Bacolod. Ayun ang amin na hinihintay, yung Showtime ngayon ay lalabas. Ang saya ng Showtime. Patunay din ang araw na ito na kahit saan man ipalabas ang It's Showtime,
hindi ito kailanman mawawala sa mga tahanan at puso ng madlang Pilipino. Ikinagulat ng marami ang pagkatapos ng isa sa mga long-time relationships when it comes to music and concert scene. I'm talking about Sarah Geronimo and Teacher Jercel ng G-Force, na inaming no love loss sa kanilang dalawa kahit na tuloy na silang naghiwalay ng landas. Here's the lowdown from Mario Dumawa. Sa gitna ng isyu ng pagtatapos ng halos dalawang dekada nilang dance partnership ni Sarah Geronimo, itinampok si Teacher Jercel at G-Force sa It's Showtime kanina. Bagamat atubili nung una, klinaro na ni Teacher Jercel ang mga espekulasyon sa falling out nila ni Sarah. Ito'y mula nang hindi na nakita si Jercel at ang G-Force sa FIBA show ni Sarah, gayon din sa kanyang 20th anniversary concert nitong weekend. Well, because creative differences, she wanted to do something else and she respects naman my decision. I'm stepping out for a while. I will give you this freedom even if it means I'm going to step out for a while. Okay. For a while. Okay. Maybe just a 20th. Sentro ng issue ang paninindigan ni Jercel na dapat irespeto ang karapatan ng mga choreographers at dancers para sa tamang compensation sa mga likha nilang sayaw. This is me honoring my work. This is me honoring my craft. This is me honoring myself. The moment I created something, even now our performance in Showtime, this is already copyrighted. Nauna nang pinagsigawan ni Sarah sa kanyang concert kamakailan na mahal niya pa rin sina Teacher Jercel at G-Force, bagay na pinapasalamatan din ni Jercel. Love mo naman yun. Of course. Who doesn't love Sarah Geronimo? Pero masakit kay Jercel ang mga paninira sa kanila sa social media. Actually, more than hurt, I need to guide my team. Social media is really not being nice. And I told them, as long as you're pure sa heart mo, you know what you're doing. Pinili naman ni Sarah na tumanaw ng utang na loob sa G-Force, bagamat meron siyang panghihinayang na wala na ang kanilang samahan. Salamat po. Salamat. Siyempre, malaking bagay po sila ng career ko. And it would have been more magical if they were there. So I wanted them to be there to celebrate my 20 years with me. Baka maiyak ako. Ayun, salamat po. Sa takdang panahon, handa muli si Jercel na magkaroon ng kolaborasyon kay Sarah. We're never looking at cakes the same way again. Yan ay matapos masangkot sa kontrobersya si Alex Gonzaga kasunod ng pagpahid niya ng icing sa isang waiter sa kanyang birthday party. Narito ang report ni Mario Dumawa. Ito ang kontrobersyal na video nung kaarawan ni Alex Gonzaga Linggo sa Makati kung saan pinahiran niya ng icing sa mukha ang isang waiter. Bumuhos ang batikos ng mga netizens sa eksena na nag-viral mula sa social media post ng kaibigan ng aktres na si Dani Barreto. Una na itong binura sa Instagram stories ni Dani, pero maraming netizen na ang nakapag-download at repost nito. Kinundi na ng maraming netizens ang aasal ni Gonzaga. Bilang depensa, klinaro ng kampo ni Alex na matagal na umanong kilala ng kanyang pamilya ang waiter na mula sa isang restaurant catering business. Sumunod na dito ang personal na paghingi ng tawad ng aktres sa waiter kamakalawa. Sa kanyang sulat na inilabas ng kanyang kumpanya sa ABS-CBN News, pinatutuon ng waiter na nagkaayos na sila ni Gonzaga pagkatapos ng paliwanagan nila. Sa kanyang post, inako ni Alex ang sinasabi niyang mapait na leksyon na natutunan niya mismo sa kanyang kaarawan. Humingi rin siya ng tawad sa kanyang pamilya sa sakit na dinulot ng kanyang ginawa. At sana daw mas maging mabuting tao siya pagkatapos nito. Sa gitna na wala pa ring humpay na bashing, ipinagdiinan ng mister ni Alex na si Mikey Morada na tumitindig pa rin siya para sa asawa. Gayunman, aminado siyang nagkamali ang asawa. Marami anyang pwedeng sabihing dahilan pero hindi ito sapat para depensahan ang nagawa niya. Hiniling naman ang employer ng waiter sa TV Patrol na huwag na silang pangalanan. Pero pakiusap niya sa mga netizen, bigyan na ng katahimikan ang waiter na meron ding pribadong buhay. Tahimik na daw itong nagtatrabaho at tinanggap na ang dispensa ng aktres. Tikom pa rin ang bibig ni Sara Labati at Richard Gutierrez sa isyu ng hiwalayan. Bantay-sarado ang mga netizens sa kanilang mga social media posts, lalo pat ilang linggo na silang laman ng mga blind items. Kaya para maliwanagan, we went straight to an A1 source, walang iba kung hindi si Annabel Rama.
Sa gitna ng isyong kinakaharap ng kanyang anak na si Richard Gutierrez, spotted kagabi si Annabel Rama sa Christmas at birthday dinner ni Cathy Valencia. Sa unay mailap si Annabel na magpa-interview, pero sinagot niya ang ilang tanong. Tita, can you confirm na hiwalay na yung dalawa? Di pa ko pwede magsalita eh. Basta sabihin ko sa iyo, si Richard na sa akin ngayon. Si Richard na sa bahay ko ngayon, one month na. Pero unti-unti siyang lumilipat ng gamit sa Alabang. Lilipat na siya mga siguro after Christmas. Okay. Yun naman nasabi ko. Ngayon, mga bata na kay Richard. Ilang linggo nang laman ng mga balita at blind items sina Richard at Sarah. Maraming netizens ang nakapansing hindi na rin nagpo-post ng photos ang mag-asawa na magkasama sila at hindi na rin natatag ang isa't isa sa photos. Diretsahan naming tinanong kung may gusot ba sa pagitan niya at ng manugang na si Sarah. Hindi ko siya nakakausap. Wala akong time magpag-usap sa kanila. Pero Tita, how's Richard handling this? I'm sure mahirap to para sa kanya. Mahirap sa kanya kasi una-una, trabaho siya ng trabaho. Wala siyang ginawa kung magtrabaho. Pagdating niya sa Manila, hindi niya alam bakit nagkaroon ng gulo. Yun lang yun. Hiningan din namin ang paglilinaw kay Annabel kung may katotohanan ang naisulat na issue na di umano ay magastos si Sarah. Nakikita mo naman, di ba? Nakikita mo naman, di kailangan magsalita pa, nakikita mo na yan. Di ba? Richard, trabaho ng trabaho, ang isa nag-waldas ng pera. Yun lang masasabi ko dyan. Hantay na lang kayo kasi malalaman nyo rin. Not now. Ngayong Pasko, magkakasamang magbabakasyon ang buong pamilya. Pero lahat kami papunta ng Japan. Christmas hanggang January 3. Okay. Pahinga from all the work. Yes. Sama-sama buong pamilya ko. Tama. Tita. Minus one lang. Hanggang ngayon, wala pa rin pahayag sina Richard at Sarah kung may katotohanan ng issue ng hiwalayan. Nagpatid na rin kami ng mensahe kay Sarah sa social media account nito, pero wala pa siyang tugon. 2023 called for major changes. Yan ang nangyari kay Liza Soberano nang basagin niya ang kanyang showbiz hiatus with a major career move. Narito ang report ni Mario Dumawal. Larawan pa rin ang kagandahan si Liza Soberano sa muli niyang pagharap sa publiko kasunod ng kontrobersyal niyang pahayag patungkol sa kanyang personal growth. Ito rin ang hudyat ng pagbabago sa buhay at career ni Liza, na una nang nagpaliwanag kung bakit siya nagpalit ng management company. More than anything, I finally started to explore a world of being able to create and tell my story and hopefully others. Wala pang pahayag ang Star Magic sa pananaw ni Liza. Huling nagkausap ang dalawang partido noong 2021 nang i-allocate kay Liza ang Pinoy teleserye adaptation ng Korean hit na It's Okay to Not Be Okay na hindi naman natuloy ayon sa dating manager nitong si OG Diaz. Ayon naman kay OG na mahigit isang dekada naging co-manager ng Star Magic kay Liza, nalulungkot siya sa mga batikos na inabot ng aktres kasunod ng kanyang vlog. Pinaalala niya din kay Liza na tinatanong siya ng mga kinauukulan kung ano ang gusto niya sa kanyang career. Gayunman, kung ano anya ang ikakabuti ng mental health ni Liza, suportado niya ito. Anak ha, wa hechos to. I wish you good luck sa bagong bihis na Liza Soberano. Alam mo ito, lagi kong sinasabi kahit kanino, malaki ang utang na loob ko sa iyo. Siyempre ako bilang former manager ni Liza, saan mo man ang puso ko, yun ang laman. Na gusto kong makabalik si Liza. Mula January 2022, ang career ng aktres ay nasa pangangasiwa na ng Careless Music na kumpanya ni James Reid. Mula noon, nasungkit nila ang ilang Hollywood projects, kabilang na ang casting kay Liza sa horror comedy film na Lisa Frankenstein. Humingi din ng pangunawa si Liza sa kanyang mga fans, gayon din sa fans nila Enrique Hill. Giit ni Liza, gusto lang daw niyang maging tapat sa kanyang sarili at pangarap sa buhay. But I hope you understand that by doing so, by giving in to the pressure of doing what everybody else wants for me, I am being unfair to myself, Hope Soberano. Nasa ibang pangangasiwa na si Enrique na nagdala sa kanya kamakailan sa NBA All-Star Weekend. Nagpapasalamat si Liza sa lahat ng nakasama niya noon na tumulong kung anuman siya ngayon at sa tinatamasa niya at kanyang pamilya. Nabulaga ang mundo ng noontime sa pag-alis ng veteranong host na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon sa kanilang longtime variety show na Itbulaga. Panoorin natin to.
Inilahad ng tatlo na hindi na sila pinayagang umere ng live ng bagong management. Emosyonal na sinariwa ng tatlo ang pagsisimula ng Eat Bulaga noong Hulyo 1979. Nagpasalamat din sila sa iba't ibang TV network na naging tahanan nila sa loob ng 44 na taon. Gayun din sa kanilang mga taga-subaybay. Kasunod naman ang anunsyo ni na Tito Vic at Joey, naglabas ng pahayag ang GMA Network na sinabing ikinalungkot nila ang hindi inaasahang pangyayari sa Eat Bulaga. Anila, may block time agreement pa sila sa tape hanggang 2024 para sa noontime slot. Sa statement ay nilabas ngayong Huwebes, inanunsyo ng producer ng show na aabangan ang mga bagong magpapasaya sa programa. Kasabay nito, sinabing ikinalungkot nila ang nangyari kasunod ng pag-alis ni na Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon sa Eat Bulaga at GMA Network. Pero nirirespeto nila ang desisyon ng mga batikang host. Dagdag pa ng tape, ang pag-alis ng mga host ay hindi dahilan para tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang pagkalas ni Tito, Vic at Joey sa Tape Incorporated ang naging lechon ng isang copyright battle para sa Eat Bulaga at ED. Kinansela ng Intellectual Property Office ang application ng tape para sa trademark nito. May kinatuwa naman ang tatlong host at inaapila naman ng tape. Ang pinaka-importanting salita ngayon kesa sa vindicated. Ano yun? Respeto. Pagka nagpakita sila ng respeto at tigilan na yung paggagamit ng hindi naman sa kanila, mas masaya. Anybody has a right to appeal. O di, okay lang. Finally, sa dami ng nangyari ngayong 2023, wala nang mas nagpayanig pa kaysa sa storyang ito. Ang hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Balita ko, MG, marami ka na paiyak sa storya mo ha. Grabe ka naman, Ganyel. Indeed, it was a chapter closed para kina Kat at DJ na binigyan tayo ng kilig and, well, heartbreak for over a decade. Balikan natin ang kanilang makulay na journey in this report. In 2011, unang nag-cruise ang landas ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa teen-oriented show na Growing Up. Nakitaan ng potensyal ang kanilang on-screen chemistry kaya pinagtambal sa seryeng Princess and I noong 2012. Kwento nila, dito sila officially naging magkarelasyon. Nanligaw din ako ng isang taon sa kanya talaga nung after Growing Up. Princess and I, naging kami po. Yung medyo patapos na yung Princess and I. To be exact, May 25. Ito this May 25, 2012. Pagka-pack up po yun, Enang, sa sasakyan sa Green Hills to be exact. Dahil sa tagumpay ng Princess and I, lumakas ang kanilang tambalan sa kauna-unahang pelikula na Must Be Love. May mga babaeng gina-girlfriend. May babaeng bina-best friend. At first concert ni Daniel. Tumindi rin ang kanilang fandom. Parang tears of joy lang naman yun. Masaya kami dahil napasaya namin sa kahit babaeng. Taong 2014, ipinagdiwang ang 18th birthday ni Catherine. Siyempre, hindi nawala si Daniel bilang kanyang escort. Sa parehong taon, naging certified box office superstars ang dalawa dahil sa kanilang hit movie na She's Dating the Gangster. Gangster! Na tumabo ng 296 million peso sa takilya. So sexy, sexy love! 2015, nag-level up sa mas matured roles ang dalawa sa mga bigating proyekto gaya ng Pangako Sa'yo, Crazy Beautiful You, A Beautiful Disaster, at ang Barcelona A Love Untold noong 2016, kung saan napanood ang kanilang first on-screen kiss. 2017, nagtuloy-tuloy ang karera ng dalawa bilang undisputed at pinakasikat na love team ng bansa. Tinanghal sila bilang box office king and queen. Together, basta more than 5 years. Sa press conference ng The House of Us, kinumpirma ng dalawa sa unang pagkakataon ang kanilang relasyon. Pero taong 2019, unang pumutok ang balitang hiwalaya ng dalawa dahil sa pag-unfollow ni Kath kay DJ sa Instagram. Hindi ko talaga yung sinasadyain. Wala. So, kini-clear ko na walang kailangan ipag-alalain. Sobrang okay kami. Pwede ba tigilan nyo na itong hiwalay na kami? Okay na yun. Mukha bang hiwalay na kami? Mukha ba?
Ayos lang, ayos lang. Ayos kami. Nagpatuloy sa kani-kanilang solo projects ang dalawa. Pero nagbalik-tambalan noong pandemya sa The House Arrest of Us at Too Good To Be True noong 2022. Muling umingay ang isyo ng hiwalayan dahil napansin ng tila kakaibang body language ng Kathniel sa finale presko ng Too Good To Be True at ang kanilang makahulugang sagot sa tanong tungkol sa loyalty. Loyalty for me is being contented. Because if you're contented, you won't look for any more person, right? True. So loyalty equals your contentment. DJ? Alam mo sino ang pinaka-loyal? Yung aso ko, si Summer. Yan ang pinaka-loyal. Doon ko makikita yung definition ng loyalty. Na kahit ano man ang pinagdadaanan ko ngayon, kung ano mang sitwasyon ng emosyon ko ngayon, sino ako ngayon, tatanggapin ako ng buong buo nun. Yun ang loyalty. Walang judgment kung sino ka. Agad na bahala ang fans pero napawi ang kanilang pag-aalala nang muling makitang magkasama sina Katrina at DJ sa El Nido, Palawan. Nitong mga nakaraang buwan, laman ng blind items at vlogs ang sinasabing hiwalayan ng dalawa. Hanggang kumpirmahin nito nina Katrina at DJ kagabi. Sa statement ni Kath, sinabi niyang naging mahirap para sa kanila ang mga nakaraang buwan. Sa mga naging huling public appearances nina Kath at DJ, walang bakas o senyales na hiwalay na ang dalawa, maliban sa hiwalay na pagrampa nila sa red carpet ng ABS-CBN Vault. 11 taong puno ng alaala. Sa saya at sa lungkot. At gaya ng kanilang mga pahayag, pasasalamat ang hatid nila sa mga tagahanga. Mga kaibigan. At sa isa't isa. At yan ang biggest entertainment stories for the year. Pwede mo niyang i-share as we welcome 2024. See you again next time dito sa SOS, Stars on Spotlight. Happy New Year, mga kapamilya!